welcome back to my channel. At today ay pagbibigyan ko po ang request ng isa po sa ating mga subscriber. Siya po ay nag-request at siya po ay nagpapaturo kung paano daw po ba magse-set up ng isang drum set. So bilang isang musician at bilang isang drummer, hindi ko po ipagkakait yung ibinigay po sa akin ng Panginoon na kaalaman sa pagsiset up ng drum set. Pero bago yan, kung bago ka pa lamang sa channel ko, please do like, share and subscribe to this channel. At huwag na huwag pong kakalimutan, pinakamahalaga sa lahat, please hit that notification bell para updated ka sa lahat ng videos ko na gagawin. So what are we waiting for? Tara, set up tayo ng drum set. Let's go! Nandito nga pala yung isa sa aking drum set. Ito po ay ginagamit namin sa campus ministry, but since wala pa pong pasok ngayon, so nag-decide po muna akong iuwi ito ngayon dito sa bahay para magamit po sa pagpa-practice. So ito po yung isa sa aking drum set. Yan. At yan po yung isi-set up natin maya-maya lang. Pero dalhin ko po muna kayo sa drum set na ginagamit namin dito sa church. Ito po ay isa sa aking mga set up. So ito guys, yung isa sa mga sinet up ko na drum set. Ito yung ginagamit namin dito sa church. Very simple lang po. Ang tawag ko po dito ay extended setup. Extended kasi po ang goal ko po dito ay maging mas maluwang para sa drummer. At the same time po ay mas madali pong paluin. Kasi po kung minsan yung setup ay masyado pong maliit yung space na gagalawan ng drummer. Parang mahirap po na pumalo. So ito po ay extended as you can see. At ito po sa isa po sa mga tip sa mga drummer, pwede po kayong bumili ng holder. Ganito po. Pwede po kayong mag-order niyan. Yan. Ito po. Para ang purpose po niyan ay masi-set up nyo ng extended yung inyo pong drum set. So ako po, bumili po ako ng dalawang ganon para po mas ma-set up ko po siya ng maayos. As you can see, yung very typical po na set up ng drums, yan po yung gagawin natin mamaya, dalawang tom-toms po ang nandito, saka ditong side, floor tom-tom na po. Pero dito po sa ginawa ko, isang tom-tom lang po, and then yung dalawa, nasa ilalim magkasunod. Para po pag nagpalo, halimbawa, papalo ko ng ganon, dito, baba. Yan na po. So, mas madali. Yan. Rhythm. Yan. So, ito po ay extended na setup. At ito po ay pwede nyo rin pong gamitin sa pagsisetup ng inyong drum set. Extended. So yung gagawin po natin ngayon is a very typical. Pag sinabing very typical, ito po talaga yung usual na setup ng drum set. Hindi po kagaya ng pinakita ko po kanina na extended. So gagawin po natin ito ngayon, pero hindi ko po magagawa na ako lang mag-isa. So nag-hire po ako ng pinakamalupit at pinakamatinding mga tutulong po sa aking mag-setup ngayon. Walang ibang kaibigan ko po, si Ever Guapo, Harry Ebisate. Bati ka naman, partner. Hello po sa inyo, mga ka-broadcasters. Hello ka naman dyan, anak. Hello, guys. So, sisimulan na natin, guys. Unahin muna natin yung bass drum. Meron po siyang dalawang paa. Ito po ay depende po sa elevation na gusto po natin. Kung gusto po natin na ito ay nakatanga ng ganyan, o kung gusto po natin ay mababa lang po. Ako, okay na sa akin yung ganito. Okay, sunod po natin na ilalagay ay yung kick po ng bass drum. Kick. Yun po yung inaapakan para tumunog. Angat mo ito, anak. Dito, hawakan. So, ayan na po. Sunod po ay yung kanyang snare drums. So, kung titingnan po ninyo, meron pong tatlong handle. Itong ano, ito po yung nag-grip ng atin pong snare drums. So, luluwangan lang po natin ito kasi ito po yung
Ito po yung magbibigay ng grip sa kanya. Itong dalawa naman, steady lang siya. Ilalagay lang po natin ng ganon. And then, ilalock po natin ito. Pupush po natin para malock yan. Pagkatapos, ilalock po natin dito sa ilalim. Ito po, higpitan lang natin. Yan. Okay? So, ito po yung upuan natin. Make sure, guys, i-make sure lang natin na meron pong enough na space yung paa natin para pag nag-kick po tayo, hindi mahirap. Sunod po natin na ilagay yung tom-toms po natin. Yan, nakatayo lang siya. Okay. Yan, huwag munang ihigpitan, guys. Unahin po natin ilagay yung tom-toms na maliit. Kasi ito po yung nararapat dito sa una. Okay? Ganon din po yung gagawin natin. So, dapat po yung height nito ay magko-correspond din po doon sa isa. Yan, para hindi po magiging mahirap sa pagpalo. Susunod naman po natin yung floor tom-toms. So, ito na po guys, yung 5-piece natin. Ini-adjust ko lang na ito po ay medyo nakaharap ng konti sa akin para pag magpalo tayo. Babagaya ng konti. So, ang susunod po natin ay isi-set up po natin yung atin pong hi-hat. Yung hi-hat po na cymbals natin. So, guys, pa-observe ko lang muna. Tingnan nyo po dito. Yung space po ng ating tuhod ay maluwang. Yung ganito pong setup. Para yan, mas comfortable po sa kamay, sa paa natin. Kasi kung minsan po, kung masyadong masikip ito, eh parang pakiramdam natin, naiipit po yung tuhod natin sa pagkikik po natin ng bass drum. So sa ganitong setup po, pwede nating mapaluwag, mas maluwag pag extended na klase ng setup. Kaya po yun yung pinipili ko. Sunod po natin yung hi-hat natin. Bagyan. Make sure po na kapag kayo po ay nagsiset-up ng hi-hat, hindi po yung masyadong nakalapag yung paa po ng kick ninyo. O angat nyo lang po ng kunti. Yan. Para mas responsive po siya. Okay. So, ang ginagamit ko pong hi-hat dito ay Celgian. Yan. Planet C. Yung sa loob ko naman po ay Sabian. Yung isa. Lagay po natin yung isa. Okay, ito na po yung upper part ng hi-hats. Adjust ko lang po muna yung taas niya. Kasi masyado naman pong mataas, mahirap naman pong paluin. So, ito na po yung pinaka sabi kong comfortable. Ilalak ko na po. So, susunod po natin yung crash cymbals po natin. So, medyo in-adjustan ko lang po yung kanyang height. Yan po. Yan. So, mga ganyan po kataas, okay na po siya. Dapat lang po, wag naman po yung masyadong ganito kasi madali po mababasag yung cymbals natin. Okay lang po yung ganitong angle. Well, lalagay natin po yung ride cymbals.
Ilalak lang po natin. So, masyadong mababa siya, tapos taasan ko lang ng konti. Okay. Ayan. So, ano nyo lang po, kung medyo malayo po sa inyo, i-adjust nyo ng palapit po sa inyo. Pero since na okay na po ito sa akin, yung ganito kalayo. So, okay na siya? Yung taas niya rin po, yung dapat mahihit niyo rin yung bell niya, kasi ito yung pinakamahalaga po sa ride. Most of the time, yung bell po yung pinapalo sa ride. So, okay guys! Dito po magwawakas yung ating video. Sana po ay makatulong sa inyo yung akin pong itunuro na pagsi-setup ng drum set, basic setup. Okay guys, see you again sa mga susunod pa nating vlog dito lang sa Fredelyn Beltran Vlog. Tio, take it away!